Maniniwala ba kayo na sa ilalim ng tubig na yan ay barangay yan, mga first-timers? Dalawang barangay daw ang lumubog dyan. At ayan, itong bundok na yan ay tinitingala nila dati pero halos kapantay na nila ngayon. First-timers, good morning! Anong first time ang meron sa inyo ngayon? Today, mga first-timers, andito tayo ngayon sa Zambales. Sa San Felipe, Zambales, kung saan, hindi na bago sa akin itong lugar na to. Ito yung pinabalik-balikan ko dati sa mga panahon na may pinagdadaanan ako. Pero today, bumabalik na ako dito dahil masaya na ako. Okay! Dahil marami na ako mga vlogs na nagawa dito sa San Felipe, mga first-timers. Ang San Felipe, doon lang kami tumuloy. Pero, ang Zambales, ang alam nyo lang, puro dagat lang. Hindi nyo alam na may mga lakes dito at meron mga falls dito. Pero yan ang tutuunan natin ng pansin. Yan ang mga pupuntahan natin, mga first-timers, habang nandito kami sa Zambales. First thing na pupunta natin today, pupunta tayo ng lake. Kasama ko si Inikachu, nag-aantay sa akin sa motor. Is 30 kilometers mula dito. Yung tinatawag na Mapa Nueve. Ano yun? Ano tawag doon? Mapa Nueve. Mapa Nueve Lake. Kagabi ko lang nalaman na merong lake dito, mga first timer. Yun ang pupuntahan natin. Titignan natin. Try natin kung anong feeling na spend yung umaga nang nasa lake ka. 30 kilometers mula dito. Malayo-layo. Nagkaganito kasi low-bat yung GoPro ko, mga first-timers. Hindi nag-on eh. Kaya ganito muna. Nakalimutan ko rin kasi i-charge kagabi. Kasi sa sobrang pagod namin sa biyahe, wala na, bagsak na agad. So, ganito muna. Kaya mag-alala. Taray ako sa ganito. Saka mabagal na naman takto natin. Another week, another day, another hour since you went away, and so cliche, you didn't say goodbye. I've been waiting for so long, still debating what went wrong, all by myself. Anong tawag dyan sa kanyan? Quarry. Ayan, tama. Thank you. Quarry ang tawag dyan, mga first-timers, sa kung saan pinag-uunan ng mga malalaking truck yung mga buhangin. Hindi ko alam kung libre ba nila nakukuha yan, pero na-amaze lang ako sa itsura ng lugar, mga first-timers. Yung mga bulubundukin doon. Tapos, grabe. Alam niyo kung bakit ganito to, buro buhangin? Kasi ito pa rin, mga first-timers, ang epekto ng pagputok ng Mount Pinatubo noon. So itong napakalawak na yan, yan yung dinaanan ng lahar dati. Kaya ganyan yan. Okay, sige. Feeling ko may mga ano pa tayo. Like 20 kilometers mula dito papunta. Feeling ko nandun yung lake na pupunta natin. Somewhere dun, sa mga bundok na yan. Okay? So, promise, mag-enjoy kayo ngayong araw na ito, mga first-timers. Marirelax kayo.
mag-unwind tayo sa mga lugar dito sa Zambales na payapang puntahan. Na pwede nyo rin puntahan. Okay? Okay. Siguro mga 7 kilometers na lang mga first timers. Nararating na natin yung lake. Pero andito kami sa area kung saan sobrang lamig. Kasi ito palang dinadaanan natin mga first timers. Ay ano to, parang eco farm or parang reserve area din siya na pinapaganda yung mga kalsada. Kasi may mga dinaanan kami na medyo mahirap daanan, pero pinapaganda nila yung way, yung mga kalsada papunta dito. Kasi soon to be, malamang magiging ano dito, tourist attraction dito talaga to. Pero sobrang lamig dito. At bangin yun dun. Hindi po. Diyan po kayo nag-iigib ng tubig? Wala po. Naka-host. Saan banda dito yung mountain? Tubo? Ay, doon pa po. Doon yun? Doon pa? Okay. Pero papunta po kasi kami ng lake. Dito po sa Ramadan. May nakakainan po ba doon pag galing doon? May pwedeng pagkapehan? Meron po. Meron? Yun. Ayos. Pwede din po may kung magpukap ka doon sa lake. Kung meron din po yata ang inaarkila pong bangka. Kung iikutin po yung lake. Maraming salamat po. Thank you po. Salamat. Nakakiris lang po ako kasi sabi ko parang may nag-iigib ng tubig ah. Galing pala sa bundok. Kasi po sir, kami doon po kami sa iyo. Nakita niyo po yung bungad po doon sir? Opo. Doon po kami nakatira sir. Dito po kami nag-iigib sir. Kumbaga ito yung igiban ng barangay. Pwede. Opo sir. Ang astig no? Ang galing. Kasi po sir, doon sa amin malayo po kasi ang tubig doon. Kaya po sa tubig. Dito po kami nag-iigib. Oo. Sige po. Maraming salamat. Thank you po. Imagine mo naman, mga panahon dati, wala naman talaga yung mga nawasa, di ba? Wala naman purified water. O bakit ang haba ng mga buhay ng mga tao dati? Di ba? As long na feeling ko, as long na organic lahat ng mga sinasaksak mo sa tiyan mo. Di ba? Walang maganda ang effect niyan sa katawan mo. Malamig yun. Okay, 6 kilometers na lang mga first timers. Mararating na natin yung Mapanuepe Lake. 5 kilometers muna dito mararating na natin yung Lake Mapanuepe. Ayun ang nakalagay dito sa ngayon ko palang i-charge yung GoPro ko sa helmet mga first timers. Okay, mga first timers, after isang oras na biyahe from San Narciso Town mismo, San Marcelino Town, narating natin ang Mapanuepe Lake. Nang mahigit isang oras, maraming mga obstacles sa daan, pero nalagpasan naman natin. Hindi maganda yung ibang daan, pero habang paparating ka dito sa Mapanuepe Lake, paganda ng paganda yung view, paganda ng paganda yung daan, isang magandang community ang meron dito mga first timers. Kasi sobrang payapa dito. Sobrang ang maganda yung simoy ng hangin. Yung lugar na para talaga sa akin. Ganito talaga yung mga lugar, yung mga hinangad ko. Ayun na, magbabayad tayo ng 330 pesos per head. Okay. Magkape muna tayo mga first timers. Kalmado, sobrang sarap ng hangin. Okay, ang sabi, meron kasing kape dito. Pwede magpaluto ng noodles or pansikat ng pepe. Opo, ganda naman po dito sa inyo. Taga Malolos po ako, taga Tarlac po siya. Opo, malapit lang po to sa mga pinupuntahan namin. Ano pong bundok po to? Okay. Ayan po ang
balita noong lindol. Nang lindol? Noong May. Opo. Kung saan, nasa liwa kami nun. Yan po, talagang ano yan. Wala yung landslide na yan. Opo. Kaya may school kasi dyan, sir. Kaya yung mga may bahay dyan na nakatira. Walang Diyos, wala noon. Opo. Pero yan, wala kang makita bundok yan noon nung nagla-landslide yan. Puro alikabok yan noon. So para may community po dyan, opo, barangay. Mm-hmm. Ang pinag-uusapan namin. Halo po yan, kulon. Ibig sabihin ng unat tsaka kulot, yung mga kulot, yung mga kababayan natin, yung mga ita, opo, itas. Eh mga unat, tayo yun na. Ayan, si ate, oo, unat. Ayan. Kumbaga, sa Pilipina or Sambalenya na tinatawag, Sambalenya. So yung tinutukoy namin, ito yung bundok yun, mga ano. Ayan, mga first timers yan. Dito daw, gumuho kasi, daw yan. Kasi talagang baryo namin, sir, noon. Opo. Dito, under this water, mababa yan, sir, sa gitna. Mababa. Saan? Dito sa gitna. Dalawang baryo po yan eh. Bukawin. Ba't lumumbog? Ito sir, parang ganyan. Tinitingala namin nung dito ang portion na ito noon. Nung dyan pa ang bahay namin noong 1991. Pero after 2 years after pinatubo, itong tubig sir, hindi naman ito agad eh. Wala ito noon. River lang. Okay. Kaya naipon from Sibol, mga creek, sa ulan, naipon itong tubig. Kaya, habang lumalalim yung tubig, tumataas din kami hanggang sa dito na. Ah, okay. So, ibig sabihin may mga natabunan ng mga bahay dyan? Opo, opo. Pero yung iba naman, sir, na tanggal nila, na ilipat-lipat. Pero yung mga simentado, andyan. Mga makina, andyan. Maniniwala ba kayo na sa ilalim ng tubig na yan ay barangay yan, mga first timers? Dalawang barangay daw ang lumubog dyan. At ayan, itong bundok na yun ay tinitingala nila dati pero halos kapantay na nila ngayon. Marami tayo na natutunan pero sige, magkape na muna. May kape pa kayo dyan ha? Ngayon magkakape tayo, kakain tayo para may laman yung tiyanatayin kasi umalis kami ng The Circle kasi doon kami nag-stay. Walang kalaman-laman yung mga tiyan namin. Nagmumug lang kami pero ayan, kain muna tayo dito. Nag-enjoy ka? Malungkot siya kasi nasira na yung M3 niya. Tapos hindi pa sa akin yun. Oh. Yung 70D bumigay na. Yung M3 bumigay na rin. Bali, nihirap ko lang yun kay Boy first time para makapag-vlog ako. Kasi wala na. R.I.P. ni Kachu. you will be remembered. Yung tinapay na padala ka sa kanina, naikuni ko muna. Nasa motor. Pero sabi ni ate, ang San Marcelino daw, dalawang beses na daw na nanalo ng cleanliness. Nakaka 200,000 plus na daw sila na napapanalunan. Dahil sa kalinisan. Kape po! Wala po lang tinapay, babaon po kami tinapay. Ito na lang kainin namin. Tapos, ilalaban na naman daw ulit sila ngayong taon. Tapos pag nakapasok daw sila sa top 10, parang may 1 million daw. Ito po yung tubig po na, ha? Spring namin dito. Spring. Yung nakita natin kanina doon sa bundok. Doon kay ate, di ba nag-iigib siya doon sa hose lalo sa bundok. Ito yun. Ayos to, may alimasag kayo dito, ha? Opo, galing bayan po, sir. Ay, galing bayan? Opo. Tapos mayroon na ano to, dinding-ding? Dinding. Okay, sabi nila na pag gusto niyo tumawid ng isla dun sa kabila, mag-rent lang kayo ng bangka. Ayun, nakikita niyo sa likuran ko. Hindi ko lang may turo kasi sobrang dami ng bitbit ko. Pero ang rent ng bangka na yan, mga first timers, ay halagang 500 pesos lang. So unlimited na ang stay niyo dun sa kabilang ibayo nung isla. Kung saan makikita niyo daw along the way dun sa tubig, yung mga lumbong na mga buildings nila, yung lumubog na simbahan, makikita niyo siya. Ayan.
500 pesos good for the whole day na. Pero syempre maikot mo naman siguro doon o mapupunta mo yung magagandang lugar doon nang ilang oras lang. So pwede kayo mag-rent 500 lang patawid doon kabilang ibahing isla. Diba siya? Sige, tatuloy na kami. Nakang biyahe na ulit, maghanap na ulit tayo ng pwede nating ibang pwedeng puntahan. Sarap. Ano yan? Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy.